Welcome to part 3 sa paggawa ko ng 5D diamond painting. Kung napanood niyo po yung last video, pinakita ko kung ano-ano ang laman ng isang kit. At para naman sa first step sa paggawa ng diamond painting, pinakita ko rin kung paano i-flatten ang pattern. So please watch po yung last video para makita niyo yung mabilis na paraan na ginawa ko. Then the second step is to organize the beads in containers by putting the codes on the tape which corresponds to the codes of the beads. Ang bawat kulay ng beads ay may DMC number na katulad ng sa thread na gamit sa embroidery. Ang mga codes na ginagamit nila normally ay letters of the alphabet, numeral numbers, symbols, punctuation marks. So, ayan, katulad po ng nakikita nyo dito, yung DMC number 167 ay meron siyang code na letter C. At meron din naman pong nakalagay na code dito sa bag ng beads. Ito po siya. Ito. 167. So, ito yung sample ng letter. Ang isang sample naman ng Roman numeral ay ito pong DMC number 414. Na ang kanyang corresponding code dito ay number 4. At ang isang symbol ng punctuation mark ay itong DMC 524. At ang kanyang code dito ay question mark. So, ito pong aking container ay sinulatan ko na ng mga codes. C, 4, and question mark. So, ang gagawin ko na lang ngayon ay isasalin ko siya dito. Yan. So, yung 167, letter C ang kanyang code. So, isasalin ko ngayon siya. Yan. Pero, malimit po, hindi ko siya inilalahat. Unti-unti lang. Ito. So, yung 414 naman ay number 4, ang kanyang code. At itong question mark code, ang kanyang DMC number ay 524. Yan. Ang ibig pong sabihin ngayon, kung ang colors ng pattern nyo ay 35, lahat-lahat ang magagamit, maghahanda po kayo ng 35 containers. Pero meron po akong isang pwedeng ishare sa inyo na tip na pinagsasama-sama ko yung mga letters. Yan, letters para madali ang aking paghahanap. At ganun din sa mga numbers. Numbers, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then, ito naman yung mga symbols. Yan, sama-sama. Kumisan, pagka yung mga colors ay halos magkakapareho, hindi ko naman siya pinagtatabi-tabi sa container para in case magkaroon po siya ng disgrasya na natapon, eh mas madali po ang mag-sort. So yan po ang pwede kong ma-share sa inyo dito sa paggagawa ng diamond painting. Matapos kong ma-organize ang mga beads, ang actual na paglalagay naman sa pattern ang ipapakita ko. As a beginner, ang isa sa challenge nyo ay kung saang section ng pattern kayo magsisimula. Based on my personal experience, I tried all four corners of the pattern. Eventually, na-determine ko na mas comfortable ako starting on the top left side going right. Kaya advice ko, hanapin nyo kung alin ang section na magiging comfortable kayo. Dito sa pattern na ito, papakita ko sa inyo ang actual na paglalagay ng beads. Huwag nyo munang tutuklapin ng malaki ang adhesive paper. Ang gawin nyo, yun lang section muna na gagawin nyo para sa araw na to para hindi marumihan at mawala ang adhesive. Ang isang teknik ko sa paglalagay ng beads ay pumipili muna ako ng mga tatlong codes na makikita dito sa open section.
Ang napili kong mga codes ay R, number 5 at letter T. So yun muna ang aking ilalagay. Kung iisa naman ang inyong tray, pwede kayong mag-device ng ibang paglalagyan. Pero walang grid na katulad ng nakikita nyo sa tray. Kasi dapat pagkalagay nyo sa tray ay isi-shake-shake nyo siya para ang didikit ay yung part ng bead na flat side. So maglalagay na ngayon ako ng beads dito sa aking pattern. So uunahin ko muna yung mga nakikita ko na codes. Pero bago yan, itong inyong single tip applicator ay idikit nyo muna dito sa wax. Ito, sa wax. Yan. Para maging stick siya at madaling dumikit ang beads. So, ito. Nakikita ko ngayon dito ay letter T. So, lalagyan ko ngayon ang letter T. Yan. Then, meron siyang number 5. 5. At habang ginagawa nyo yan ay be sure to put a little pressure para kumapit na mabuti ang mga beads at hindi siya madaling matanggal. Yan po, ganyan ang paglalagay. So, naghahalin-hina kayo kung ano yung nakikita nyo na mga letters dito sa pattern. Pero minsan, siguro para hindi kayo malito, ay pumili na lang muna kayo ng isa kung alin yung code na dominant o pinakamarami dito. Lalo pa nga at iisa nga lang inyong tray. So halimbawa, isa lang muna, puro T. Lagyan nyo munang lahat ang code T. Lahat muna ng code T. Yan. Pag natapos na kayong paglalagay ng T, saka nyo ngayon isunod yung ibang codes. Ngayon, paano naman kung in the process of laying the beads, napansin nyo na mali pala ang code ng beads na nailagay nyo? Di nyo na yan pwedeng basta tanggalin ng kamay kasi masyadong madikit. Dito nyo ngayon gagamitin itong pointed tweezer na kasama ng inyong kit. Ganito. Yan. Ganyan ang pagtatanggal using the tweezer. But what if ang tatanggalin nyo ay nasa medyong gitna na? Nung ginawa ko yung Forever Lab, napansin ko may black color sa cheek ng babae. When I look at the picture na kasama sa pattern, makinis naman ang face niya, which means mali ang color code na nailagay ko. Pero di ko na siya matanggal using the tweezer. So nag-improvise na naman ako. I used a darning needle. Ito, darning needle. At yun ang ginamit ko para tanggalin. There. So, natanggal ko ngayon using the darning needle. Most of the time, ang kabilang dulo ng inyong applicator ay yung tinatawag na multi-tip, katulad nito. 7 beads ang pwedeng kumapit at idikit nyo ng sabay-sabay sa pattern. Meron din naman na apatan lang, katulad nito. So, ang pwede nyong gawin ngayon ay magdikit kayo ng gamit ang multi-tip applicator kung ang inyong lalagyan na pattern ay
magkakatabi ang pare-parehong codes. Katulad ng nakikita nyo, tabi-tabi yung 7, tabi-tabi yung check. So, paano ito gagawin? Ito ang isang struggle ko. Kasi, ang dapat dyan, yung inyong beads dito sa tray ay tabi-tabi para pag indicate nyo ang inyong applicator ay kakapit siya doon. Ay, hindi pala ito apatan, tatluhan lang pala. And then, ilalagay nyo na siya ngayon dito sa pattern. So, ang napapalagay ngayon at the same time ay tatlong beads. So, pag nasanay kayo dyan, mas maganda dahil mabilis nyong matatapos ang inyong pattern. Pero ang struggle ko ay yung sa 7 bead tip. Nahihirapan ako talaga. So, hanggang dito lang ako sa 3 o 4. So, yan ang maganda sa multi-tip. Habang nagkakabit ako ng beads, manaka-naka ay tumitigil ako para i-check kung yung pagkakabit ko ng beads ay naka-align. So, gamit itong aking improvised na plastic knife ay pinadadaan ko siya dun sa pagitan ng mga beads para ma-align o matuwid. Pwede kayong gumamit ng kahit anong object, basta wag lang yung knife dahil baka masira ang inyong pattern. Let us now come to other challenges you might experience in the process and how to overcome kung sakaling mangyari ito. Nakikita nyo dito yung mga beads na nagkahalo-halo. Halimbawa ay natabig nyo ang lalagyan ng beads na walang takip at sumabog. If that happens, your choices are bumili ng kapalit na beads. But that is kung may mabibilhan kayo na malapit lamang. So, you are left with no choice but to search yung inyong beads na nagkahalo-halo. Kung meron kayong mga kiddo sa bahay, siguro it will be fun for them na isort nila yung mga beads. Another challenge na na-encounter ko ay nung ginagawa ko yung aking pang-8 pattern. Natuklasan ko na kulang na ang 2 sa mga codes o colors ng beads na kasama doon sa kit. So, ang naging alternative ko ay naghanap ako ng halos kaparehong shade doon sa mga natapos kong pattern. Pero, advice ko lang kung magsasubstitute kayo, be sure na yung shade o color ay halos magkapareho. Yan ang isa sa mga tip na pwede kong maibahagi sa inyo. Yung mga leftovers nyo sa dating pattern, itago nyo at lagyan nyo ng code. May mga nagtatanong sa akin kung gaano ko tagal ko ba daw natatapos ang isang pattern. Yun po ay depende sa size at complexity ng pattern. Pangalawa, dun sa skill ng taong gagawa. Pangatlo ay kung ano ba yung oras na maiuukol nyo sa paggagawa noong inyong diamond painting. Araw-araw ba kayong pwedeng gumawa? At ilang oras ba kayo pwedeng gumawa? So, siguro, pinakamaganda yung magagawa ay mag-log in, log out kayo every time na uupo kayo para gawin nyo yung inyong diamond painting para lang nag-uopisina. Para pagtatapos nyo, at least meron kayong idea how many hours you spent in doing it. Kung itong diamond painting ay gagawin yung additional source of income, dapat meron kayong idea kung magkano nyo ibebenta. So, number one basis is size, cost, and complexity of the pattern. Second is cost of the frame. And lastly is labor cost. Yun nga lang, ang labor cost ay medyo mahirap i-assess kasi yan ay subjective. Pwede rin naman kayong magtingin online ng mga for sale, but be sure not to ignore yung 3 basis na ginamit nyo sa pag-compute ng cost. Pwede rin naman na huwag nyo nang ipa-frame
para wala na kayong additional investment. Yung namang bibili, ay meron naman siyang choice na pumili ng gusto niyang frame. So, that's all I can share with you now. Enjoy diamond painting and have fun. Please like, share, and subscribe. And if you have any question, just type it on the comment section. Bye! See you in my next video!